Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel Kalimoy Online. Nandito na naman tayo. Isang mapagpalang linggo ang aking pumabati sa inyo ngayon guys. Kumusta po kayo linggo? Guys, ang ating pong magiging content ngayon ay itong 2013 1 peso BSP series coin ulit kahapon. BSP series coin din ang ating itinampok. At ito, year 2013, gusto kong maging updated tayo dito. Dahil alam ko, ito pong year 2013 na ito ay hindi po siya isang uri lang. Alam ko meron pa itong ibang uri. So ayan po ang ating tatampok. At bago tayo magpatuloy guys, sa mga bago na sa ating channel, huwag po ninyo kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi ka pong updated. So ay guys, meron lang ako 3 piraso na itong 2013 na ito, no? At ako hindi ako nagkakamali, ito pong aking hawak na ito. Babalik na rin ko po, no? Para makita natin yung kanyang reverse. Ayan. Kasi nga po eh, marami pa akong di nakakaalam about sa mga reverse type ng ating mga BSP series coins. Kasama itong 1 piso na ito. Meron po kasi tinatawag itong reverse 1, reverse 2 at reverse 3. So ayan, kadalasan yung mga reverse 3 or die 3 ang nagiging rare. Ayan po, hindi nila alam. Yung iba kasi karamihan na nagbabase lamang po sila sa share. Kaya ito, sinishare ko sa inyo ngayon. Ayan, tignan po natin ano. Halos pare-pareho lang po itong tatlo na ito. Ayan, so pupunta tayo ngayon sa namista guys para malaman natin kung ano po yung isang uri nitong year 2013 na ito, kung anong reverse type ang dapat nating hanapin. Okay guys, ito, search natin sa Enemista. Ayan, at meron pa akong load guys, no, bago maubos itong MB ko, kailangan makapag-research na ako. At ganun din para makapag-upload ng content ngayon. Ayan, 1 peso magnetic. Magnetic po ang series na ito, no guys. At sa mga hindi pa po nakakaalam ng Enemista, search nyo lang sa Google dyan guys at lalabas na yan. At lahat ng informasyon na gusto nyo mahanap sa coins na inyong hahanapin, nandito na po. At yan, over sa varieties of Jose Rizal. Since nandito na tayo guys, ano, hindi ko pa ito yung natatalakay. Talakayin na rin natin ito. Okay guys, ito. Ito po yung tinatawag na varieties, yung pong kung sa Tagalog po yung mga pagkakaiba. Dito po sa atin nakikita yung pangalan po ni Jose Rizal. Ayan, yung may linya po sa taas, tingnan nyo po yung dilaw. Yung nasa ibabaw, ispantay po siya, di ba? Yung nasa ibabaw na linya. Kung mapapansin nyo, yung J, may pangalawang linya. Ayun, ibig sabihin po nyan, maiksi po yung letter J. Tapos yung O, S, E, pantay-pantay po silang tatlo. So ayan po, itong isang klase ng varieties sa pangalan yung Serizar. Dadalawa lang naman ito. So, ayan. Kasi wala tayong lente. Ngayon ko lang din naman po ito na discuss. Sa susunod, pag mayroon akong lente, titignan ko kung talagang kung saang mga year itong varieties na ito kung saan natin makikita. Ayan. Kasi wala pa akong lente ngayon. Ngayon, tingnan naman natin yung isa. Ito yung isa pagkakaiba, guys. Sa pangalan ni Dr. Serizar. Yung Jose, pantay-pantay po siya sa J-O-S-N-E. Pero pagdating po dito sa may banda mo ba, yung puting linya niya, no? Ang pinakikita dito is yung letter O. Ayan, no? Ang ibig pong sabihin niyan is parang manipis yung letter O sa bandang ibaba. Kasi yun po yung aking pagkakaintindi rito, ano? Yung unang linya na mahaba, pantay-pantay po yung J. Tapos yung S, yung sa dulo ng S. Tsaka yung J, pantay po siya. At yung sa E. Ayan. Tapos pagdating sa letter O, mababa. Ayan po yung tinatawag na varieties. Ayan guys. Kung meron po kayong lente, suriin nyo na po para makita natin kung saang mga year makikita itong mga varieties nito sa pangalan ni Jose Rizal. Ngayon, tingnan natin sa Enemista para makita natin yung value ng 2013 at yung kanyang isang uri na dapat nating hanapin. Eto, balik tayo sa kanyang page.
Sana guys, nakadagdag ito sa ating kaalaman, yung tinalaki natin na variety sa pangalan ni Jose Rizal. Maghahanap ako ng lente para makita ko itong mga barya ko dito. So ito, diretso tayo sa year 2013. Ayan. Ito guys, no, 2013. Mapapansin na natin tatlo. Yung isa 0.05%, pangalawa 23%, pangatlo 0.05% ulit. Ayan, balik tayo dito guys sa may itaas sa unahan. Ayan, bold letters, Uber's 3. Oh, para kakaiba ito guys, ano, napakababa ng porsyento nito, Uber's 3 lang. Sa aking pagkakalama, dapat reverse 3 katulad nitong dalawa sa ibaba, reverse 3 at reverse 3 cross. So siguro sa aking pagkakaintindi sa Uber's 3 na ito, kasi pag sinabi pong Uber's 3 o reverse 3, ito po yung mga large script, malalaki po yung script nito. So ito pong siguro na 0.05% na Uber's 3 nito, kapag nakita po ninyo yung mismong harapan ng barya na 2013, pag nakita nyo na malalaki yung script niya, yung lettering, pati yung year na 2013, kapag malaki po yun, maaaring yun po ang Uber's 3. Tapos pag binaliktad mo, kasi reverse niya 3 din eh, pare-pareho silang reverse 3. So ayan, so mukhang madalang na itong Uber's 3 na ito na tinatawag 2013. Ayan, tapos pangalawa, 23% bold letters, reverse 3. Ayan guys, sigurado ko ito pong reverse 3 na ito, ano, ito po yung aking hawak ngayon na tatlong piraso. Ayan siya, marami siya rito, ibig sabihin common lang siya guys, kasi meron po siyang value rito sa Anumista, sa Very Fine 8 pesos na eh, sa Extra Fine 20 pesos, sa Almost Uncirculated is 19, at sa Uncirculated Condition is 28.60 pesos. Ayan po yung aking hawak na 3 piraso. Common lang siya kasi nga po, madali siyang hanapin. Tapos sa pangatlo, itong reverse 3 pros. Yan. So may pros guys. Sa mga tweed, Uber's 3 at yung nasa unahan, Uber's 3 at yung reverse 3 na pros, halos pareho sila ng porsyento. So pareho po nga, mahirap na pong hanapin ito. Madalang na po ito kasi 0.05% silang dalawa eh. Ayan po ang inyong dapat targetin. Siyempre magtatanong kayo guys, ano ba nga itsura ng pros na yan? Marami po kasi nagtatanong, ano ba yung pros na yan? Ang palatandaan po ng reverse 3 pros, ang itsura po nito, mapapansin nyo agad, kakaiba yung kanyang kinang. Maputi siya. Hindi kagaya ng common na mga coins na 1 piso, yung parang stainless yung kinang niya. Ito iba eh, puti na parang nababad siya sa freezer kasi nga frosted siya. Yun po ang palatandaan yan. At yung pangalawa pong palatandaan is malalaki po yung kanyang script. Malalaki po yung year niya, yung 1993 na year sa reverse at yung year na 2013. Yun po ang magiging palatandaan nyo. Basta magiging kakaiba siya sa normal at malalaki ang script. Okay guys, so alam na natin ang dapat nating hanapin dito sa 2013, ano, Uber's 3 at yung reverse 3 na pros, dalawa. So tatlong klase, itong nasa gitna is yung common, yung ating pong hawak-hawak ngayon. Tatlong piraso nga lang ito eh. So sisimulan ko na rin maghanap nito, dahil sigurado ko hindi po ito madaling hanapin kasi napakababa po ng porsyento nito. Maaaring rare na ang mga ito. Karamihan po sa mga frosted or mga reverse 3, ayan po yung napakahirap pong hanapin. Kaya dyan po tayo magpo-focus, yung mga reverse 3, at dapat din po nating pag-aralan dito sa Anumista. Punta lang kayo sa Anumista guys para ma-search nyo kung ano-ano yung mga uri ng mga year na to. May mga magnetic at non-magnetic. So ayun na po ang kabawa nating content ngayon guys. Until next time po, God bless you all. I'm out.